Araw po muli sa lahat ng ating tagapakinig sa Bible Study on the Air. At ito po ang inyong programa. At sa araw na ito, tayo po ay muli magbibigay ng panibagong paksa. Ang title po ng paksa natin, yung pagkatawag ni Joshua, no? Called for Leadership. Joshua called, was called for leadership. Pangunahan muna tayo ng panalangin ng ating pastor, Pastor Vic. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat pong muli sa pagkakataon na yung salita ay may pahayag ngayong oras na ito. Patuloy ka naming binibigyan po, Panginoon, ng papuri at pasasalamat. Lalo na po sa mga taong mga nakikinig at nanonood ng aming programang ito, Panginoon, Bible Study on the Air. Pagpalaan niyo po, Panginoon, lalo na po yung mga leaders ng mga churches na nakikinig din po sa oras na ito. Naway marami kaming malaman at matutunan ngayong hapong ito. Inalay po namin ang gawain ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. And amen. Amen. Oo. So, yung ating pong text ay yung Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Ano? The commissioning of Joshua. Yan po yun, si Joshua po ang next in line pagkatapos ni Moses, no? At makikita po natin sa paksang ito kung paano po ang Diyos mismo ang nakipag-ugnayan kay Joshua after confirming the death of Moses. Yan. So, inausap siya ng Panginoon at ito po yung kanyang commissioning kay Joshua, yung verse 1. No? Joshua chapter 1, verse 1. Ayan. So, unang-una po, sabi po ng Biblia, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. Sabi dun Moses, assistant, and then saying, ayan. Ito po yung unang sinabi ng Panginoon sa kanya sa verse 2. Pastor James. Sabi niya, Moses, my servant is dead. Nausap ng Lord si Joshua directly. Mm-hmm. Makikita mo dito yung tinatawag nating distinguish ang pakikipag-usap ng Diyos. Sinabi niya mismo kay Joshua. Sabi niya kay Joshua, Moses, yung servant kong si Moses patay na. Eh ngayon, sabi niya kay Joshua, now arise. Sabi niya, now arise. Ibig sabihin nun, ikaw na ang sunod. Mm-hmm. Now arise, ikaw na. Tayo ka na dyan. Ah, tama na ang pagluluksa. Huwag na kayong magturuturuan kung sino ang susunod na Moses. Ikaw na yon. So, ang sabi niya, go over this Jordan and you and all these people. Ibig sabihin yung mga Israelites na kasama nila. Sabi niya, to the land which I am giving to them. Ibig sabihin, kung ano yung pinangako kay Moses, mm-hmm, hindi yun parang binago ng Lord through the leadership of Joshua na parang meron siyang bagong panukala. Hindi. Kung hindi yung, kung ano yung binigay ng Lord na pangako kay Moses, yun pa rin. Ah, ang tawag doon, ituloy mo na. Pinagpatuloy. Ah, ituloy mo na, ikaw na. Bigay na ng go signal. Ikaw na, go, arise, sabi niya.
And go, ikaw na yon. Pastor Mo. Opo. Minensyo po doon, Pastor, yung Over This Jordan po. No po? Mm-hmm. So yung Over This Jordan, isa po yung river. At yung Jordan River na po yan, yan po ay, syempre, hindi naman basta, ano, hindi ka na makakatawid dyan ng basta-basta lamang. Eh, ang dami po nila. And that time, ano po yun, kung paano po sila nag-cross po noon, yun po yung sinamahan pa rin sila ng ating... Ano na to eh, parang claiming the land na to eh, no? Amen. Ito yung... Millions of people na, yan. Ano, oo. Yan po yung nahati po yung Jordan River eh. Uh-huh. When they crossed Joshua and his... yung mga kasama niya po. Ganda talaga ng event na yun, biro mo. Parang pag tumawid ka, bumubo ka yung ano, ilog, ano? Hindi mo na kailangan ng bridge, di ba? Amen. Ano kaya sa panahon natin ngayon, tuwing tatawid tayo sa ilog, bumubo ka? Hindi na natin kailangan ng bridge, di ba, Pastor Rick? Si Pastor Fidel, oh, sige. Pastor, ano? Kasi isa po sa mga nangyari sa buhay na yon na maray nga hindi natin inasahan, nasa kahinaan nga po ni Diyos, ngunit siya po yung tinayo ng Diyos. Ano? Upang siya po ay maging kasunod na leader po ni Moses. At purihin po ang Panginoon dahil sa kabila po ng sabi natin, hindi siya ganun kilala nung panahon na yon, tahimik lang po itong taong ito. Pero siya po yung in-rise ng Lord para maging pinuno at alam ng Diyos na ang taong ito ay magawa niyang sundin, ano man binili ng Panginoon, ano man mga instruction, magagawa po niya ito, i-lead po yung mga Israelites sa lupang pangako. Ay, siya yung inilagay na leader eh. Ah, ang kailangan lang naman ho sa leader eh, sumunod eh. Mm. Ano? Kasi alam ng Diyos yung future eh. So God has instructed Joshua to be the next leader at ito po yung unang ibinigay ng Lord na utos, no? Nagbigay na kagad ng go signal. Sabi niya, go over this Jordan. Eh, hinintay po ni Moses na 40 years siya para makatawid yan eh. Hindi nga siya nakatawid eh, no? Paikot-ikot lang doon sa ano, foot of Mount Sinai. Oo. Eh, ngayon, since Moses is already dead, no, kinonfirm ng Diyos kay Joshua, then the Lord gave Joshua the instruction that this is the time to claim the land. Yan. Sabi niya, which I am giving them. Yan. Kasi meron diyang kasunod, yung verse 3, yung inheritance eh, di ba? Amen. Oo. Sabi niya, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I have said to Moses. Ayan. Sabihin, lahat ng tapakan, no, Pastor Amen. Vic. Grabe, ano? Lahat ng tapakan nyo, sa inyo. Amen. Kaya Abraham naman iba eh. Lahat na makita mo. Lahat bukod ng... sa matapakan, makita mo makita. Pa. Matanaw, no? Punta kaya tayo sa Makati, tapakan natin. Yun, ano? Lahat ng matapakan natin doon, atin. Alam mo, so the early, ano, yung mga early settlers, maski sa Mindanao noon, ganun ang ginawa eh. Yung lahat ng tapakan nyo, lahat ng bakuran nyo, inyo. Tama. Yung sa West, sa US, dati ganun din. Yung mga tinatawag na early settlers, no? Ganon din ang ginawa nila. Oh. Talaga namang unahan sila. Kung sino yung unang makapako noon at nakawagbakot, iyo. Yun na yung lupa mo. Gawin kaya natin sa ano yun? Sa abot. Sa MOA. Lagyan natin ng pako, no? Istaka. Pero ito yung istorya nung unang panahon na kung paano ibinigay ng Diyos yung leadership kay Joshua. Kasi sa time ni Joshua ay conquering na to eh. Amen. Ah, claiming the land. Yan. Ipinangako to kay Moses at ito'y pinagpatuloy ni Joshua. Hmm. Pastor Rick. Yan. Makikita rin natin dyan, Pastor, na talagang pag tinawag ka pala ng Panginoon, hindi ka makakatanggi. Of course. Pag itinalaga ka, talagang ikaw na yun. Mm-hmm. Hindi ka walang karapatan na tumanggi dahil nasasamahan ka naman ng Panginoon. Kahit ano pang mangyari, nandoon siya para encourage ka. Mm-hmm. Kaya yung binigay kay Joshua na leadership, talagang tinanggap niya kasi alam niya na sasamahan siya ng Diyos. Praise God. Oo. Sinusugan po yan ng ano eh, nung verse 4 na ano eh. Iba na ito eh. Sabi niya, oh, from the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. Malas malaki na to. Hindi na to tinapakan eh. Going down of the sun eh. Hanggang dun sa pagbaba ng
araw, ano? West. Gano'n kaya kalayo yun mo? West po, hanggang west po yun. Oh. Hanggang Europe yata yan. Hanggang sa nakikita mo, yung pagbaba ng araw, iyo yun. Yun ang ibinibigay ng Panginoon. Ah, confirmation ito during the time of Joshua, Pastor James. Oh. Alam mo, isang controversial na tanong lagi, bakit si Joshua? Kasi during that time, mas sikat naman si Aaron. In a way, kapatid pa niya si Moses. Mm. Parang pag tinignan mo, pangalawa, meron din namang mga anak si Moses. Hindi naman siya parang ano eh, single eh. 'Di ba? Alam naman natin bago pa man nung si Moses ay may asawa siya. Oh, may asawa siya, 'di ba? Kaya nga 'di ba si yung tatay niya, yung si Jethro, yung high priest. Mm-hmm. So makikita natin dito, although hindi naman masyado nabigyan ng pansin sa Bible 'yon, yung tungkol dun sa ganun sa anak pa ni Moses, pero pag nakikita mo at binasa mong Bible, may anak naman si Moses. Mm-hmm. Bakit hindi nilang pinasa yung leadership sa anak ni Moses by inheritance? Kasi, o kaya sa kapatid niya, si Aaron? During that time kasi, ang Diyos ang namimili. Yes. Hindi tao. So, napakahalaga kasi yung naintindihan natin yung tinatawag na pagkatawag. Kasi itong episode natin ngayon patungkol sa bakit si Joshua? Ang dami namang iba pa. Isa pa, may isa pang assistant yun. Tandaan niyo yung pangalan, si Caleb. Si Caleb. Oh, si hindi naman, baka kala nyo si, ano lang, si Joshua lang ang assistant ni Moses. Meron pang Caleb eh. So, importante rin si Caleb doon. Siyempre. Pero ang tanong, bakit si Joshua? Iyon ang tanong doon eh. May nabanggit po dyan sa numbers po, Pastor. Oh, at ito po yeah. Mismo po si, ano eh, si Joshua at si Caleb ay dalawa po sa mga spies na 12 na pinadala po na ni Moses para tingnan po yung lupang pinangako. Mm-hmm. At ito po nakita po niya lang, nakita niya lang maganda daw po yung Kanaan na sabi pa ng description po doon eh, land of ano daw? Giants. Oo, land of giants. Flowing, land of flowing with milk and honey. Ganun po kaganda po yung description. Laki daw ang tao doon eh. Yun nga daw po, yun nga lang daw po, marami pong mga malalaking tao, mighty nations, magaganda yung mga armaso, strong nations, yun po yung mga haharapin siguro po nila. Siguro pag umiinom ka talaga ng pure honey, lalakas ka eh. Saka milk. Kaya po, and after po nilang bumalik, no po, oo, mga ilang araw lang po sila doon, ano po nangyari? This, ano, mga 12 spies, and the 10 of those 12 spies, sila po ay nagsabi, nireport nila kay Moses, Moses, hindi natin kaya pumunta doon dahil mamamatay tayo. Mm. Pero, there are two persons who stand. Yun. And it is Joshua and Caleb. Ang sabi niya lang, hindi. Hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos at tayo ay makararating doon. Amen. It's one of those reasons that God called Joshua. Sagutin din po natin, dagdagan po natin yung bakit si Joshua. In our studies, si Moses po ay tinawag siyang, he was called God's servant twice Joshua. Pero si Joshua kasi binaliktad po yung from God's servant, si Joshua ay servant of God in chapter 24. Kaya sila talaga yung pinili. Tama po yung sinabi po ni Pastor William. Only God called Joshua. Walang butuhan dyan, no? Wala pang butuhan dyan. Wala. Talagang handpick talaga sila ng Lord, ano? Mm-hmm. At ang Diyos, every time mag-handpick siya, hindi nagkakamali ang Diyos pag nag-handpick siya. Amen. Now, these are very important na maintindihan po ng ating mga tagapakinig yung creation po, yung pagkatawag ng Diyos sa mga lingkod niya like Joshua are so important, no? Kasi may mga significant na dapat tayong makita, hindi katulad ng panahon natin ngayon, ano? Muli emphasize natin kung gaano kahalaga yung sinasabi ng Biblia na you have to be very strong and of good courage. No? Importante po 'yan sa karakter na isang leader, no? Ang pag tinagalog mo 'yan, pastor, ano eh? Yung be strong, ibig sabihin hindi ka takot. Oo, hindi ka takot and very courageous, ano? Oh, pero bago tayo pumunta doon sa pag-uusapan natin mamaya na be strong and be very courageous, gusto ko munang ibigyan ng emphasis na ang Diyos kapag tumatawag siya kasi meron siyang pinagagawa. Mm-hmm. Hindi tumatawag ang Diyos ng lingkod niya na para lang sabihing meron siyang lingkod o meron lang parang
somebody to stand as a leader. Hindi po yan ganyan, na kailangan merong leader itong ganitong church, na kailangan, no. Meron pong purpose yan kung ba't na tatawag ng Panginoon. At katulad nung binanggit kanina, no, yung pagkatawag kasi na yon ay hindi siya by votation, na parang, alika, boto-boto tayo, patay na si Moses eh. Alika, mag-draw lots tayo para sino ba yung susunod na Moses. At Diyos ang kumausap. Pag tinignan natin dito, usually, during that time, kay Moses nakikipag-usap ang Diyos. Mm-hmm. Nainggit nga, di ba, si Aaron nun eh, bakit si Moses yung kinakausap, eh siya yung high priest. Oo. So, pag tinignan natin to, ang Diyos kasi yan nangungusap eh, hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos kung sino yung gusto niyang kausapin. Mm-hmm. The same as, kung si Joshua ang pinili ng Panginoon, eh, ano gagawin natin? Siya ang pinili. Kung ano man yung katangian na yon, at kung sabihin man natin, mahina loob ni Joshua, kung ano pa mang mga katangian, pero siya ang pinili ng Diyos eh. Alam ng Diyos yun eh. At saka, yun, ang Diyos ang nagpupuno nung kakulangan nun eh. No? Amen. Ang sabi ng Lord sa verse 5, sabi niya, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Hindi lang siya tinawag, pinangakuan siya. Amen. In-assured siya ng Lord. No? As I was with Moses, sabi ni Lord, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Amen. Kaya yung leader na tinawag ng Lord, hindi lang niya tinawag ito eh. Binigyan niya ito ng assurance. No? In short eh, ito ang covenant natin, Joshua. Amen. Basta't sumunod ka sa akin, kung paano sinamahan ko si Moses at nagtagumpay, ganun din naman, sasamahan din kita. At hindi lang kita sasamahan, hindi pa kita iiwan. Amen. Kasi mayroong taong sasamahan ka lang, pero iiwan ka eh. Oo. Ang Panginoon nangako eh, sasamahan ka at hindi ka iiwan. Amen. Ang mabigat doon yung salitang all the days of your life. Tindi niyan, ibig sabihin niyan, conqueror ka all the days of your life. Lolo ka na, pero all the days of your life. Wala man lang kayang tumayo sa'yo. Ikaw pa rin yun. Pag tinawag kang Joshua, ikaw yun. Sa buong buhay mo. Kasi yung iba, di ba, meron silang tinatawag na golden age. Yung parang sinasabing, eto, sikat ako sa panahon na to. Retirement age ka. Siya, kahit anong all the days of your life. At mababasa din natin niya sa bandang dulong chapter ng Joshua. Kaya sinabi ni Joshua, as for me and my house, you will serve the Lord. Joshua 24. Pag tinignan natin ng mabuti. No? Mm-hmm. So yung leadership na binigay ng Lord kay Joshua, makikita natin na hindi siya yung parang, Joshua, basta gawin mo to, i-conquer mo to, pagkatapos yan, tapos ka na sa leadership mo. Papasa na natin sa iba. Hindi eh. Mm-hmm. Pag tinignan mo ng mabuti, yung promise ng Lord remains. At yung pagka sinabi ng Panginoon yung salita, hindi yun babalik sa kanya na empty. Amen. Laging mafufulfill, katulad na sinabi ng Book of Isaiah, na mafufulfill yung sinabi ng Lord. So, nung time na yon kay Moses, dahil in a way, napukpo kasi ni Moses ang dalawang beses yung bato, at yung Moses na very meek, nagsimula ng mapikon, ayan na. So, ginawa ng Lord, napasa na yung leadership kay Joshua. At dahil doon, yung pinagagawa kay Moses, ipagpapatuloy na ngayon ni Joshua. Pinakita ng Diyos yung perspective, no? Kasi ang Diyos kasi, bago mag-utos yan, pinakikita niya yung perspective. Ano yung magiging katatayuan mo, ano yung kalagayan mo, ano yung mangyayari. Amen. No? In-assured ng Lord si Joshua na hindi lang niya binigyan niyan task, no? Kundi binigyan pa rin niya ng assurance na tiyak na magtatagumpay ka dahil sasamahan kita. Yan. Amen. So, ano yung mga perspective na binigay sa kanya upang ang unang objectives niya ay may pagpatuloy ngayon sinabi ng Lord kay Moses eh. Ano yun? Yung inheritance of the land. Amen. Oo, yung inheritance of the land. Ano ba yung inheritance of the land? Sa verse 6, sabi niya, no? Ang unang-unang sinabi ng Lord kay Joshua, be strong. Yun, amen. And of good courage. For this people you shall divide as inheritance the land which I sworn to their father to give them. Ayan. So, unang-una nangako ang Diyos. Kaya lang. Ang hirap nung role ni Joshua dyan. Oo.
Alam mo yung isang magulang, kapag marami kang ari-arian, ang hirap mo nga i-divide sa anak mo eh. Na paano ba sasabihin na o yung mga ano ko, mga property ko diyan sa Quezon City, sa probinsya, o ihahati-hati ko sa inyo. Actually, hindi mo talaga siya mahahati eh. Yung na, hati. Pantay na pantay. Eh, ito si Joshua, during that time, ano yan eh, syempre, ang lawak ng kalupaan eh. Wala namang parang, ano, ang tawag mo dito, judetic noon na susukatin yung ano. Kumbaga parang, ang hirap nung trabaho ni Joshua tanja, para sabihin. Tanja na lang muna. Basta simula dito hanggang doon sa natanaw ng mata mo, iyo yun. O ikaw next. O ikaw, yung mabundok na, iyo yan. O ikaw, banda, isa'yo yan. Ang hirap noon. Eh hindi yun ang problema. Ang problema doon, pag sinabi mong iyo yan, sasabihin niya, ayoko yan. Ayun. Kaya kailangan strong ka. Pag sinabi, yan na yun. Ayaw mo, diwag ka. Balik ka doon sa Egypt. So, kailangan strong yung personality niya. 12 tribes iba naman ang ate-ate. Oo. So, God has reminded Joshua to be strong. No? Kasi kung hindi strong ang leadership ni Joshua, at hindi siya brave, there will be a problem. Matawag doon, political will ba yun? Parang sa ngayon, political will. Political will, no? Pag sinabing, ito lang ang sayo, ito lang. Pag sinabing, huwag kang lalabas ng bahay, may quarantine, huwag kang lalabas ng bahay. Parang gano'n, no? Pag lumabag ka dyan, makulit eh. Makukulong ka. Yan. So, nangyari ito kay Joshua, at inassured siya ng Lord for reasons niyan. Magkakaroon ng inheritance of the land. Okay. Tapos, sinundan niya ng kasunod yan, yung verse 7, di ba? Ano ba yung sinabi ng Lord sa verse 7? Sabi niya, only be strong and be, sabi niya, only be strong and be very courageous. Inulit yun, ano? Amen. Inulit, second time po. Ano, bakit? So that you may observe. Kailangan pala maging matapang ka din eh. Hindi mo kasi ma-observe yung law pag hindi ka matapang. Ang mangyayari, magko-compromise ka. Kasi ito yung sinabi ng Lord eh. Ito yung sinabi ng law. Ito yung command. Dapat may patupad to. Do not turn from the left to the right. Bakit? Eh kasi pag ginawa mo yun eh, ikaw yung magiging ano eh, mapoprosper ka wherever you go. Parang tayo ngayon, pag lumabas tayo, eh sabi nga, no left turn eh. sabi nga, no parking eh, di ba? So that our lives can be more peaceful. Ito yung parang nilalagay nila sa order yung lahat ng mga bagay. No? In order for you to implement or to observe all kinds of rules para magkaroon ng peace, eh kailangan be strong ka dyan eh. Sinasabi mo, ito, may kalatas tayo ngayon. Ito ang ating utos. Ito sinasabi ng Lord sa atin. Walang dadaan dito sa kaliwa, walang dadaan dito sa kanan. Dapat diretso lang. Ganon. Diyan nag-fail si, ano eh, si Aaron. Remember nung si Moses ay nasa Mount Sinai, kausap niya ang Panginoon to be given the Ten Commandments. Eh, matagal si Moses dun sa bundok eh. Nainip. Nainip yung mga tao eh. Diba? Nag-ano sila eh. Tinulak-tulak nila si, ano, eh, si Aaron eh. Intimidate na. So, walang magawa si Aaron eh. Hindi siya makapag-stand eh. Kaya ginawa niya, nakipag-compromise na lang siya. Sabi niya, sige, gawa tayo ng ano. Ito, sambahin natin. Yung kompromiso na yun, nawala yung leadership tuloy kay hindi naging Aaron. Strong. Hindi siya strong eh. Idagdag ko lang din po, Pastor. No, po. Diyan po kaya po, mention mismo eh, do not turn from it to the right or to the left. Bakit po? Alam niyo po yung Kanaan, yung mga original po na Canaanites po na nakatira doon, marami po kasi sila mga tinatawag na mga other gods. At pag titingnan po natin yun, pag dun sa mga sumunod na chapter po niyan, hanggang sa Joshua, makikita po natin how the Canaanites have a lot of idols. At yun po yung ginagawa nilang pagsamba doon sa mga yun. And that, ano yun, ayaw ng Panginoon po nun eh. Ang gusto ng Panginoon, siya lang po ang ating pong sambahin. Eh kaya sabi ng Panginoon, no, na wag daw ano, mag-turn sa left or sa right. Baka kasi pagpunta niya lang sa kaliwa, eh nakita niya lang eh doon may nabuntis, eh doon na rin pupunta yung gusto mabuntis. Doon naman sa isa gustong ano, mapagpala yung pananim, doon na rin sila pupunta. Because of a lot of goddesses and goddesses na meron doon
sa Canaanites. Gayun din po dun sa mga surrounding po ng Canaan. Kaya the Lord is reminding us that, sabi nga, we should not compromise. And even as Joshua and the Israelites, na tayo po ay manatili doon po sa sinasabi ng Panginoon at wag po tayong tumingin kaliwa, ay wag po tayong lumiko pakaliwa o pakanan at gawin lang natin kung ano sinasabi ng Diyos para sa atin. Nakita ko tuloy doon sa mapa eh, no? Alam niyo, pag tinignan mo yung mapa, galing ka doon sa Egypt, tumawid ka paangat doon sa ano. Pag tinignan mo, pag kumanan ka talaga, papunta ka ng ibang, tingnan mo yung mapa, papunta ka talaga sa iba, hindi ka papuntang Israel eh. Kailangan talaga dumiretso ka lang eh, galing doon. Pag kumaliwa ka naman, dagat na yun eh. Punta ka naman ng Europe. Pag tinignan mo talaga, kailangan straight ka lang eh. So yung pinapakita ng Panginoon dito na do not turn or to the right or to the left, hindi lang siya yung sinasabi ni Pastor Mo kanina na kasi liliko yung pag-iisip mo, kung hindi physically din. Huwag kang kumanan o kumaliwa kasi sinabing diretso eh. Pag sinabi ng Lord diretso, dumiretso ka. Sa panahon natin ngayon, medyo may kakaiba yung geographical ano, no? Area natin. Pero yung sinasabi ng Lord na huwag tayong kakaliwa, huwag tayong kakanan, parang yung kaliwat kanan, medyo may problema yun eh, no? Dapat diretso lang tayo. Pinakita ng Lord yung kahalagahan ng karakter natin. Kung bakit niya sinasabi, i-observe yung law, kasi sabi dito ng Bible, ano? The enemy of wisdom is ignorance. Amen. Hosea chapter 4 verse 6, sabi niya, my people are destroyed because of lack of knowledge. Knowledge are important. You can acquire knowledge from the law. Mula sa utos ng Panginoon, doon po tayo nakakakuha ng kaalaman, ano yung tinuturo ng Panginoon, ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, so that we can be prosperous ano, and successful in life. Pastor Rick. Yeah, kaya nga, Pastor, importante na malaman natin yung sinasabi dito na the book of the law shall not depart from your mouth. Kasi dito nakabase yung lahat ng ating, kumbaga, yung ating buhay. Malaman natin ang lahat ng mga... Sa verse 8, oh. Sa verse 8. Malalaman natin yung lahat ng mga nakasulat doon para yun ang ating susundin. Kasi hindi natin malalaman kung saan tayo pupunta, anong ating gagawin, na hindi natin bibigyan ng time para pag-aralan itong book of law na sinasabi. At hindi lang pag-aralan, kundi sabi doon, i-meditate natin day and night. Obserbahan na po yung ano, yung book of the law. Nakakailangan po talaga ng tapang dito eh. Nakakailangan ng very strong character so that by meditating, kasi yung word ng God, hindi lang mini-meditate yan eh. Ina-absorb mo yung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Tapos ito, ina-apply mo to sa buhay mo. Amen. Kasi kung babasahin mo lang yung salita ng Diyos, tapos hindi mo naman ipinamumuhay, so ano yun? Di ba parang sa panahon natin ngayon, marami naman nagbabasa ng Biblia, pero ang tanong, na-apply ba nila ito sa buhay nila? Mm-hmm. Eh yung mga simpleng utos lang ng Panginoon na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan eh, parang hindi yata na-o-observe yun eh. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Yung napakasimpleng nababasa na, eh kung hindi naman ito naiintindihan, hindi ko alam kung meron naman tayong English version, may Tagalog version, may Bisaya pa nga eh. No? Bakit itong napakasimple lang na sinasabi ng salita ng Panginoon na huwag kayong sasamba sa mga ribulto, sa mga larawan. Yung pag sinabi natin sasamba, ito na yung binibenerate, ano? Lalagyan ng bulaklak, kinakausap. Oo, hindi naman ito katulad ng sinasabing maalala mo yung magulang mo o ganito. Iba po yun eh. That's the reason why meditating on the Word of God day and night to observe, sabi niya, observe to do according to all that is written. Hindi lang siya binabasa, ino-observe natin, tinitignan, ito ba yung talagang kahulugan ng salita ng Panginoon? Oo. Mahalaga yung salitang depart from your mouth o yung do not depart from your mouth. Alam nyo,
nung una kasing panahon, hindi pa uso yung mga text messages, hindi naman uso yung maraming mga billboard at mga ano, TV o radio. Eh, nung unang panahon kasi, word of mouth eh. Ah? Alam naman natin yung nung nasira yung ano yung tablet, 'di ba, nung tinapon ni Moses doon, 'di ba gumawa ulit si Moses eh. Yun lang yun eh. Wala namang ibang copy yun eh. So, milyong-milyong tao para makita nila yung nasusulat doon, para ma-observe lang nila kung mababasa ba nila yun o ano. At syempre, yung panahon na yun, di naman talaga parang ganun katalamak na parang pag kumanan ka, kumaliwa ka, may school dyan, magtuturo sa'yo paano magbasa. So, yung conversation ng mga tao ba, ng mga panahon na yun, mahalaga kasi yung word of mouth eh. At yun yung pinag-uusapan nyo lagi. Kasi pag yun at yun ang pinag-uusapan nyo, yung sabi nga ng Bible, the book of the law, yung sinabi ng Diyos, eh, yun po yung ma-observe natin. Parang yung expression. Oh, para sabi mo, alam, usap tayo ngayon, maglinis tayo. Halika, maglinis tayo. Kung pag-uusapan natin lagi yung maglinis tayo, maglilinis nga tayo. Eh kung wag na lang pansinin, makakalimutan natin yun. Mamayang konti, ang dumi na pala. So yung word of mouth, parang ito yun eh. Parang sa panahon natin, parang word mouth at word of mouth advertisement. No? Yung salita ng Diyos kasi, naririnig natin sa mga magulang din natin yan eh. Mm-hmm. Igalang natin ang Panginoon. Oh, huwag tayo magnakaw. Mm-hmm. Huwag tayo mandaya. Di ba? Oh, yun yung mga naririnig natin kasi nasa law yan eh. Mm-hmm. At yun ang isa sa mga word from the mouth na mini-meditate natin. No? The Lord is good. Yeah. Ang Diyos po'y mabuti. Ang Diyos po'y banal. So, naririnig natin sa mga magulang natin yan lagi. Nai-inculcate tuloy siya sa puso ng mga. Oo, na nalagay sa puso natin. Parang na-memorize mo na yun, huwag ka magnakaw. Kaya pag naisip, minsan natetempt ka, papasok sa isip mo, huwag ka magnakaw. Amen. Ay, nga pala, huwag. Huwag kang mandaya. O, di, naiisip mo pala, huwag kang mandaya. So, that's the reason why yung meditation ng Word of God, day and night, help people like us to remember the law of God. Mm. Bakit? Sabi niya, for then you shall make your way prosperous. Pagka ikaw pala ay nag-o-observe ng law, no? Itinatama ng utos ng Panginoon yung buhay mo. Kasi yung sinasabi ng salita ng Diyos, para may ayos yung buhay natin, Pastor Rick eh. Amen. Para may tama yung buhay natin. Eh yung pala, ay kasunod pala nun, eh hindi lang na itatama ang buhay natin. Ang buhay pala natin nagiging prosperous at nagiging successful. Mm. Oo. Success begins when our life begins to be on the right track of God's Word. Yeah. So, kasi merong mga iba, naging prospero sila dahil corrupt sila. Ayun o. Pero wala silang success. Mm. Kasi ang prosperous o yung prosperity at saka yung success na kukuha lang yan dahil sa nag-o-observe ka what is right. Kailangan sumunod tayo doon sa pinagagawa ng Panginoon. Ay, madali lang naman malaman yan sa panahon natin eh. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka sa government, tapos ang bahay mo nasa Ayala, Alabang, so alam mo namang may problema talaga. No? Nagtatrabaho ka lang sa munisipyo, ang kotse mo ay Mustang. No? Alam mo na kagad may problema. Diba? Kung nagtatrabaho ka sa BIR, tapos ang iyong yate, tatlo. No? Matindi yan. Oo. Parang alam naman natin yun, di ba? Mm. So, ito yung mga bagay-bagay na dapat makita natin. Hindi mo naman kailangan minsan imbestigahan eh. Nagtatrabaho lang dyan sa barangay yung tao. Ang anak eh, nag-aaral sa Lasal, tatlo. Di ba? Mm. Pag tinignan mo, talagang hindi naman kaya. Saan kaya galing yung pera? Nag-iisip din ka, no? Nakakapag-isip, no? Hindi lang nakakapag-isip. Parang mahuhulaan mo na. Mm. Oh, magiging prophet ka bigla. Oh, malalaman mo, saan kaya galing? Modern days prophet, no? Ito po yung mga aral na sinasabi po ng salita ng Panginoon na ang Biblia, hindi lang po binabasa. Amen. Ang Biblia po eh, kasabay nun eh, ino-observe to do. Amen. Oo. We have to observe and to do according to all that is written. Amen. Kaya yun yung lagi nating dapat pinag-uusapan. Hindi dapat mawawala sa bibig natin yun.
na tuwing linggo lang natin pinag-uusapan ng Bible, na parang schedule siya once a week. Dapat sa bahay natin, kung pwede nga, maglagay tayo ng mga sticker, mga poster o mga naka-frame kung gusto natin sa mga lamesa, sa silya. Ang tawag yan, gumawa tayo ng paraan para ma-observe natin siya. Paano natin ma-observe ang isang bagay kung hindi natin siya pinag-uusapan? Ang tawag doon, dinadaan-daanan lang natin siya. Kailangan maintindihan natin yung tradisyon na yon, na mahalaga po, lalo na sa panahon natin ngayon, wag po tayo emoticons. Mag-usap po tayo. Ano ba emoticons? May dagdag ko, Pastor. Yung word na depart out of thy mouth, parang word of caution ito eh. Na hindi tayo basta nagbibitaw ng salita, kailangan inaalam muna natin kung ano yung ating sasabihin. Especially, kasi kaya nga sinabi niya, meditate eh. Kailangan intindihin natin mabuti bago natin ipalabas o i-share sa iba. No? Kasi baka mamaya yung sinasabi natin ay taliwas doon sa gustong sabihin ng Panginoon. No? Dapat so, sa salita lang ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Hindi siya magde-depart out. Opo, idagdag ko rin po, Pastor. No? Sabi po kasi sa Matthew 12:34b po, no? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya po napaka-importante po yung salita ng Panginoon ay nasa puso natin. Kasi pag puno ito, yung puso po natin na salita ng Panginoon, doon po lumalabas po sa ating pong mga bibig. Yun po salita din ng Panginoon. Saka yung context eh. Opo, Pastor. Yung ibig sabihin talagang nakikita po natin at naisa sa buhay po natin. Kaya yun yung mahalaga po na meron po tayong salita ng Panginoon na meron tayong reference ng tama at mali. Pag sinasabi kasi natin, ano yun, ito kasi gusto kong gawin dahil gusto kong, alam kong tama. Pero kung wala naman sinasabi na malinaw yung Biblia, yun po yung malabo. Kaya ano po yun, ingatan po natin kung ano po yung napupunta sa ating po mga puso, mga kapatid. Amen. At bakit? Dahil yun po yung lalabas po sa ating mga bibig. Isa pa po, ano po, sabi din sa Psalm 119 verse 11, ang sabi po ng salita ng Panginoon, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Bakit po? Kapag meron pong, ano po yun, yung salita ng Panginoon po sa ating pong mga puso, yun po, dun mo maiiwasan gumawa ng kasalanan. Bakit? Kasi merong nire-remind yung salita ng Panginoon sa atin. At yun yung, ano yun, kaya nga, yung kay Joshua, no, nire-remind siya na, ay, oo nga, no, hindi ko puntahan yung mga gods and goddesses ng Canaanites. At sa halip, ako ay susunod lamang at titingin doon sa sinasabi ng Diyos sa akin. Amen. Amen. Lalo sa panahon ngayon, napakahalaga nung being honest. Ano? Mm-hmm. Ang dami pong taong talagang makikita nyo na talagang naapektuhan ng pandemya sa panahon natin. Ano? Lalo na yung mga ordinary laborer, nagtatrabaho lang. Ito po yung mga naapektuhan ng gusto sa ating panahon. May sinabi nga sa akin yung kapitbahay ko, sabi niya, Pastor, kahit naman po walang pandemya, wala naman po akong trabaho eh. Pero alam nyo, sila yung mga na binipisyuhan ng gusto. At yung ibang mga talaga nagtatrabaho at nawalan ng trabaho, yun po talaga yung naapektuhan. Ano? And at this time, dapat nakikita po natin kung paano po yung salita ng Diyos, no? For example, being honest is one of the most crucial and important area of our Christian life. Hindi ba? Amen. No? Sa panahon ngayon, parang hindi masyado naobserbahan yung Pastor Rick, ano? yung bagay na yun. At that's the reason why there are so many unrest even in our country as of this time. Marami pong taong unrest. At isa pang naobserbahan ko, parang sa mga checkpoint din ngayon, parang mahigpit sila sa mga private cars. Ako sa tingin ko. Kasi hindi nila sinunod yung Joshua eh. Sabi kasi doon sa Joshua, sabi niya, you observe to do according to all that is written. Madaya sila eh. Yung written sa kanila, binabago-bago nila, depende kung sino yung kaharap eh. Sabi nga nila, higpit-higpit sa subdivision, di ba? Ayaw magpapasok. Pero yung mga nakabisikleta, mapasok naman. So, ang tawag doon, ano yung hinihigpitan mo? Ito yung panahon ng confusion.
no? Na parang nakita natin, maski naman kami mga pastor, na obserbahan namin na marami pong ano, maling ano. We believe na hindi kami bumabatikos nang wala sa lugar. We believe na marami po sa mga enforcer natin ngayon, eh, hindi talaga na-observe yung tamang protocol. Mm. Ang mga checkpoint ngayon, dapat maging, anong tawag natin ito, may courtesy. Mm. Wala na po yung courtesy. Depende nga, pag maganda yung sasakyan. Hindi, parang military type na ngayon eh. Parang military type, kikwestiyonin ka. Hindi ka naman igagalang. Ang dapat mga courtesy talaga yan. Ako, inuulit-ulit ko yan. Marami din naman tayong mga kaibigan na polis tsaka military. Yung iba po, nakakalimutan na po yung magsalita ng magandang umaga. Nakakalimutan na yung magsabi ng kamusta na kayo. O mag-ingat po kayo. Eh ngayon, hindi eh. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo doon? Asan ang ID mo? Parang ganun. So nakakalimutan yung ano, pastor, yung kaya nga courtesy. Po, opo. Kaya nga po, paso, importante na naririnig po nila yung salita po ng Panginoon eh. Kasi as they hear the word of God, then it reminds them na meron nga palang tama at mali na sinasabi po yung Panginoong Diyos. Sabi po ng Luke 11 verse 28, but he said, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Ano yun? Maganda kasi yung naririnig po natin yung salita po ng Panginoon, and after hearing the word of God, then yun, ikikip mo talaga yun sa buhay mo, hindi mo lang binasa at kakalimutan mo na susunod. Ngayon, yung respect, yung ating pong pag-care sa ibang mga tao, hindi ba expression mo yun ng pagmamahal mo sa Panginoon? This is the time, mga kapatid, na tayo po ay, ano yun, magtulong tayo sa iba, tayo po ay mag-respect ng iba, and then we can share to them kung ano po yung pagmamahal ng Panginoon sa ating mga buhay. Although, hindi naman natin sila nilalahat, ano? Kasi naobserbahan po namin, marami din naman pong mga checkpoint, police, o military na marunong ng kortesiya. Siguro ito yung mga nakapag-Bible study. Yung mga hindi marunong ng kortesiya, siguro yung hindi nakakapag-Bible study, ano? At kami po, at one time, nung early days, part kami ng frontliner, di ba? Oo, napansin namin yung mga checkpoint, gusto nila ipag-pray sila ng mga pastor. Hindi lang sila bibigyan ng pagkain, gusto nila ipag-pray din sila. And we believe that the Word of God, the influence of God's Word is so important. Yung salita ng Diyos ay hindi lamang mahalaga, ito po'y napaka-importanting makarating sa buhay ng bawat isang Pilipino. Amen. Pakita nila yung kahalagahan na ito, lalo na po sa ating mga military, ano, kasi mahirap din yung maghapon, nasa araw ka eh. Opo. Siguro, epekto na rin yun ng init ng araw kasama ng init ng ulo. Yun, oh. Pero, apilan natin lagi. Sabi ko, well, tignan pa rin natin lagi yung ating, ano, yung ating courtesy. No? Maggalangan tayo kasi talaga namang inilagay sila para proteksyonan tayo eh. Hindi naman sila inilagay para apihin tayo. Oh. O pagsalitaan tayo ng hindi maganda. Oh. No? And these are, kami naman bilang pastor, we always pray for them kasi naintindihan namin yung kalagayan. But there are times really that na-abuse talaga eh. No? Na-abuse at meron din naman mga taong na-abuse din. Hindi rin nailalagay sa tama. Kaya itong batas ng Panginoon, itong law, kung bakit ibinigay ng God sa pamanahon ni Moses, not just only to be read, but also to be observed. Amen. No? Mailagay natin sa buhay natin, makita Amen. Po natin na kahit na sa ganitong panahon ng pandemya, tayo pong mga Kristiyano at mga taong kumikilala sa Diyos, eh, nandoon pa rin po yung napakataas na pagrespeto at paggalang sa ating kapwa-tao. Oh, tapos gagawin nila, sisisihin nila sila yung mga iba-iba. Kasi kasalanan nila eh. Kasi kasalanan nung ganito eh. Nakalimutan nila na kung bakit nila narating yung sitwasyon na yun, kasi kagagawan din nila. Dapat maintindihan mo tong Joshua 1. Sabi niya dyan, no? For then, it will make your way. Ang tawag doon, ikaw yun eh. Your way prosperous.
Kasi mali kayong ginagawa mo eh. Kaya ikaw din ang kung bakit sabi nila consequences tuloy ito ng mga ginawa mo. Parang bawa lang, driver ka. Nakita mo naman eh, no U-turn eh. O, di, ginawa mo, pinilit mo mag-U-turn. Tapos may nabangga kang bisikleta o motor. Sabi mo, kasi ganyan, init na ulo mo. Nakalimutan mo, ikaw din yun eh. Nakalagay na nga dun eh, no U-turn eh. Talagang, eh, kasi dito sa atin eh, kapag wala daw manguhuli, pwede. Wala namang enforcer eh, pwede. In fairness talaga, meron talagang ilan na lumalabag po. Yan, nakikita ng maraming tao. No? Parang, pag ang pulis daw, pwede mag-angkas. Pag hindi ka pulis, hindi. So ito yung mga observation na hindi naman lingid sa marami sa atin. Oh. That's the reason why, siguro, marami din sa mamamayan natin na hindi na naniniwala sa kanila o hindi rumirespeto sa kanila. So, ito yung mga bagay na dapat natin makita na lahat po tayo nag-o-observe, no? Amen. Hindi po, ako po dati po ako nagtatrabaho sa gobyerno, alam ko yan eh, kung ano yung dapat gawin. At dapat nga ang nagtatrabaho sa gobyerno, huwaran yan eh. Mm. Example. Example sa mabuti, hindi example sa masama. It is not lording, but a servant. Yan. So, naglilingkod. Okay. So, based on our observation, dito sa ganitong situation natin, sa ating panahon ngayon, ano, lahat po naman tayo, nangangarap na tayo maging prosperous, ano? Siyempre. O maging success sa ating mga ginagawa. Siyempre. Sabi nga ng Biblia, eh, tinawag talaga tayo ng Diyos para pagpalain, eh. Oh, came to give you life. Pero, huwag natin kalimutan, yung pagpapala, bago dumating yun, mayroong pinau-observe sa atin ng Lord. Eh. Amen. That we need to observe, we need to meditate the Word of God day and night, no? Upang maisagawa natin. Kasi ang pagtatagumpay po, eh, pagsasagawa at pagtupad ng salita ng Panginoon. Amen. Kailangan underlying dun sa principle ng Panginoon yun. Hindi pwede na yung success mo, dahil nag-corrup ka, dahil nandaya ka, dahil nagnakaw ka. Kaya parang, uy, yumaman ako, naka-hoard ako ng pera. Hindi naman nila alam, hindi naman nahuli. Hmm. Hindi po yun ang success. Marahil, nakuha mo yung pera, na pwede mo sabihin na yumaman ka. Pero hindi po yun ang success. Hmm. Sa Bible kasi, yung success, lalo na ang topic natin, eh, leadership. Paano ka magiging leader kung sira ka? Naintindihan niyo yung sira ka? Credibility kasi yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin kaya ka naging leader, tinapakan mo sila. Hindi kasi ganun yung biblical leadership. Yung law, always follow holiness eh. Amen. No? Ito yung reason why kung bakit ibinigay ng Diyos yung law so that we can observe between right and wrong. No? Ang kaya nga napakahalaga, kami po yung isa sa mga pioneer nung ano eh, nung ma-establish yung ano reform sa mga pulis para ituro ang Biblia, no, nakita namin nung panahon po ng mga late 90s, nakita namin na napakalaki ng impluwensya ng salita ng Diyos sa especially sa law enforcement, kasi yung ibang mga binabible study natin doon sa mga pulis eh, ayaw na hong lumabas ng opisina, sabi na pastor dito na lang kami sa opisina. Kasi pag lumabas kami, malaki ang tukso. Oo. So, may mga ganong kwento, no? Ganun po. And sa totoo lang, marami doon sa mga pulis na yun, nagpastor na eh. Oo. Nakita nila na sa salita ng Diyos, may pakinabang talaga. Their life become more peaceful. They become more happier. Nagiging mas masaya sila. May kapayapaan. At may kapanatagan sa Panginoon. Amen. Ito po yung mga obserbasyon namin sa maraming panahon at nakita namin, sinabi nga sa akin ng isang kaibigan ko, Pastor, hindi ko ipapakain sa pamilya ko yung galing sa masama. Amen. Yung mga kasabihan gano'n, no? Normally, pagka talagang may takot ka sa Diyos, hindi mo talaga gagawin yun, ano? Pakakain mo sa pamilya mo yung galing sa mabuti. Amen. So, dagdag ko lang, Pastor, din sa ano. May sinabi si Moses kasi sa Deuteronomy chapter 17 kung gaano kahalagahan po ng salita ng Diyos upang magkaroon po tayo ng takot
sa Panginoon. Sinabi po dun sa verse 19 ng Deuteronomy chapter 17, sabi po doon, and he shall read it all the days of his life, that may be learned to fear the Lord, his God, and be careful to observe all the words of the law. Yun po yung sinabi doon. So, pinakita lang mo dito, na kapag ang salita ng Diyos ito po yung natutunan natin, pinamumuhay natin, magkaroon po tayo ng pagkatakot sa ating Panginoon. So, maiwasan po yung mga bagay na gagawa tayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Mm-hmm. So, in short, matatakot po tayong matukso. Mag-violate sa anumang bagay na hindi. Mag-abuso ng kapangyarihan, ano? Yes po. Oo, kapag may takot po sa Panginoon. Oo. Kaya makikita po natin, maski na yung mga taong nasa authority, pag talagang nakakapagbasa ng Biblia at naniniwala talaga sa Diyos at sa tamang patakaran na yon, mapapansin natin na they really observe and really follow courtesy about person-to-person na relationship. Makikita mo na napakaganda po. No? Hindi po nagkakaroon ng conflict ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. But instead, meron kang makikitang in between respect. No? Respect ka. May makikita kang respeto, Pastor Rick, sa bawat isa. At ma-i-enjoy nyo talaga yung atmosphere as Christians, dun po sa mga everyday. Amen. No? Sa traffic na lang sa totoo lang talaga namang marami tayong naobserbahan talaga, hindi nagta-traffic nang huhuli lang. Oo. Operation daw yun. Oo. Hindi na ho nagta-traffic, nang huhuli na. Mm. Ako minsan, pinupuntahan ko yun. Sabi ko, sir, bakit nang huhuli kayo? Traffic na po . Hindi nyo ba alam na kayo yung nagkukost ng traffic? Yun. Minsan, nangingiti sa akin . Kasi, naobserbahan ko, imbis na mag-traffic, may huhuliin sila, di tatabi, nagkaka-traffic lalo. Oo. Kaya hindi sila traffic enforcer. Parang making traffic enforcer. Ito yung mga obserbasyon na tinitignan namin, maski naman kami mga pastor, naobserbahan namin, tinitignan namin itong mga bagay na ito. No? As a good Christians, kung hindi naman po kami magsasalita, sino kaya? No? Ito yung mga obserbasyon na gusto namin makita. Sa verse 9, makikita po natin yung kahalagahan niyan. Sabi niya, inulit niya Have I not commanded you? Have I not commanded you? Inulit, parang inulit-ulit yung... Ikatlong beses na niya sinabi. Oo. Third time na po yan. Ha? Oo. Be strong and of good courage. At ito na yung sinabi niya, at the least, do not be afraid, nor be dismayed. Sa ating pagtayo bilang leader, kasi lahat po tayo na namumuno ay leader, no? Amen. Whether nasa secular group ka, military group ka, police, sa church, negosyo ka, may task of leadership ka No? Sabi niya, sabi ng salita ng Panginoon be not be afraid. Do not be afraid, nor be dismayed. Kasi ang may takot sa Diyos, talagang hindi natatakot magsalita ng totoo yan. Hindi natatakot gumawa ng totoo yan. Hindi natatakot na mag-undertake ng mga bagay na makatutulong yan. Minsan, nung time ng frontline natin na nandun din yung buhay natin sa delikado, no? Kasi lumalabas tayo. At nagdi-distribute tayo ng mga pagkain sa mga frontliner, sa mga police, sa mga military, malaki po ang tendency na mahawa tayo Hindi lang tayo, kundi pati pamilya natin. But we encourage ourselves to be strong. No? Kasi alam natin, ito yung tamang gawin. Ito yung tama, ito yung makakatulong. That's the reason why hindi tayo natatakot. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Amen. Kasi alam natin, kahit saan tayo makarating, sasamahan tayo ng Panginoon. Ang hirap nung trabaho ni Joshua nung panahon na yan. Kasi doon sa binasa natin kanina sa verse 6, no, siya yung mag-divide ng mga inheritance. Kumbaga,
yun pa lang, very stressful na yun eh. Ngayon, yung pangalawa, nung binasa natin sa verse 7 kanina, sabi doon eh, parang siya na yung judge. Ibig sabihin, syempre, sa dami ba naman ng tao na yun, wala bang nag-aaway-aaway doon? Oh, siya na rin yun. Baka may lumapit din kay Joshua, malakas ako sa iyo, Joshua. Ang hirap nun. So, kaya mababasa natin doon sa verse 9, makikita mo yung sinabing, do not be afraid. Basta gawin mo itong sinasabi ng salita ng Diyos. Ano yung tama? Ano yung tama? Do not be afraid. Kasi enforcement yan eh. Kumbaga pag sinabi ng pulis eh, prrt, yun eh, enforcement yun eh. Eh, minsan, depende sa plaka. Pag yung plaka, ano, syempre, huwag na muna. Ngayon, sabi niya, or be dismayed. Alam mo yung salitang dismayed, stress ka na niyan talaga. Kaya nadidismayed ka na eh. Hmm. Hindi, alam mo ang tama. Ha? Kasi yung word na may it be, eh dismayed, kabaliktaran yun eh. Kahit na gusto mo nang gawin yung tama, parang nagdadalawang isip ka, gagawin ko ba to? Baka mapahamak ako pag ginawa ko to. So, leaders always make hard decisions. At dito, kay Joshua, sinabi ng Panginoon sa kanya, no? Talagang, Joshua, lakasan mo loob mo. Talagang, tapangan mo. Be of good courage. Gawin mo kung ano yung sinasabi ng salita ko. Hindi kita iiwan. Kasamahan kita. Ang hirap nitong posisyon ni Joshua nito. Kaya, maraming leaders po ngayon, pag umabot na sa verse 9, bumibigay na. Nung umpisa, madali. Kasi ako yung boss. O, ito sa'yo, portion ng lupa mo. Ito, portion ng lupa mo. Pero pag nagkaroon na ng dispute, ibig sabihin dispute, nagtatalo na po, nagbabatuhan na po, paano gigit na yung leader? At sabihin niyang, time out, mag-usap tayo. Eh kung nagwawala yung kabila, eh yung isa ayaw din magpaawat, paano yung leader ba ang pupunta sa gitna at siya magpapasuntok? Siya ba yung sasalo na suntok ng lahat? Isang obserbasyon siguro sa panahon natin ngayon, ano? Especially sa panahon natin ngayon, parang wala tayong naririnig na mga church leader na nagsasalita ngayon. No? At parang wala tayong masyadong na-oobserbahan na mga religious leader na as usual, nagsasalita, nagpapaalala, tumutulong sa mga ganitong uri ng mga gawain. Mga magulang at mga kapatid, ito po isang crucial time of our life. At sa panahon natin po ngayon, ay napakahalaga po na balikan po natin ang salita ng Diyos, tignan po natin mabuti ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Unahin po natin ang Diyos. Tignan natin ang mensahe ng Panginoon at mai-apply po natin sa ating panahon. Ano? Sabi ko nga, crucial time itong panahon natin. Napakahirap. Ang mga tao po ay lito. Ang mga tao po ay dismay, no? Talagang hindi maintindihan, natatakot. Yung iba po, hindi na po lumalabas ng bahay, natatakot magkaroon ng virus. Hmm. Yung iba naman po, labas ng bahay, hindi natatakot sa virus. Wala pang mask eh. Oo, yung iba, walang mask, yung iba. So, marami pong mga tao na kukonfuse. At ito po yung aming obserbasyon as religious group. Gusto nating parating at pakiusap sa ating mga kapatid na naniniwala sa Panginoon na tingnan po natin, balikan po natin ang salita ng Diyos into which you can find peace. Amen. Sana po mapakinabangan po natin ang mga senior po natin ngayong araw at be as part of our crusade to share the Word of God at maging pakinabang po sa bawat isa sa atin. So, nais po natin magsalita ng ating parting word. Umpisahan po natin kay Pastor Fidel. So, praise God po sa mga nanonood po ngayon sa gabing ito. Tunay nga po na pinakita lamang po dito sa Joshua chapter 1 yung kahalagahan po ng isang leader na maging malakas, matibay, ano po, matapang, at higit sa lahat, mayroon pong takot sa Diyos at binigyan kahalagahan ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po na yung salita ng Diyos ay ito po yung tumatak sa puso natin. Gagaya po ni Joshua, naalala po yung sinabi dun sa Joshua chapter 10, verse 25, na kung saan sa kanilang paglalakbay, ay alam po nila may panganib.
sa kanilang dadaanan. Kaya in-encourage po niya yung mga tao na huwag kayong matakot. No? Ang Diyos ay kasama natin. No? Sabi niya doon. Yun ang sinabi ng Diyos sa kanya na tumatak sa puso ni Joshua na ang salita po ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Kung paano natin pinapakain natin physical na katawan, 3 beses ang araw, hayaan po natin na yung ating espiritu ay pakainin po natin lagi ng ating salita ng Panginoon. Yung po yung sinabi sa Joshua chapter 1 verse 8, no? Na pagbulay-buray natin ang kanyang salita araw at gabi. Hayaan po natin na ito po ay tumatak sa puso natin. Yung kahalagahan ng salita ng Diyos upang makaroon po tayo ng isang matagumpay na pumumuhay at higit sa lahat, isang matagumpay na pumumuhay bilang isang Kristiyano sa harapan ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Bay. Sa atin pong mga tagapakinig po at sa mga nagbabasa na rin po ng salita ng Diyos, ika nga po ay talk to your Bible. Kausapin natin ang Biblia natin as sinabi po sa Joshua 1:8 yung meditation. We have to read it aloud and the promises of God po na napakadami ay ilagay po natin sa ating isipan. Sabi nga po nila, huwag daw tayong mabuhay sa paliwanag lamang po ng isang tao. Mabuhay po tayo sa mga pangako ng Panginoon Diyos. Amen. Opo, sa ating po mga tagapakinig, nakita po natin sa buhay ni Joshua ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Sapagkat dito po natin makikita ang mga bagay-bagay kung paano tayo tatayo bilang mga leaders. At dito rin po natin makikita yung panukat, yung sukatan kung paano tayo gagalaw, kung paano tayo mag-isip. Kaya ini-encourage ko po kayo na basahin ang salita ng Diyos, ang Biblia, sapagkat ito ay totoo. I-practice po natin ito para sa ating kaalaman, para sa ating pagiging banal. Salamat po. Sir Mo? So mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isang nakikinig at nanonood na tayo po ay patuloy mag-meditate ng salita ng Panginoon. Kagaya po ni Joshua. Ano po yun? Na yun po ang kanyang meditate sa kanyang buhay. Kaya po siya ay naging prosperous at successful. Sabi po ng Psalms chapter 1 verses 1 to 3, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful." Verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." And last verse, verse 3, "He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does, he shall prosper." Kaya kapatid, habang binubulay-bulay mo o minimeditate mo ang salita ng Panginoon day and night, ito yung magiging, magbibigay sa'yo ng fuel kung paano ka bawat oras gumagawa ng mga desisyon. Ang ating mga desisyon ay pwedeng maging tama o pwedeng maging mali. Pero pag-aalamin mo at susundin mo ang sinasabi ng salita ng Panginoon, anong sabi ng pangako niya? Tayo daw po ay maging isang tree na nakaplant sa gilid ng isang river. Dahil hindi ka matutuyo, dahil ang Diyos ang patuloy na magbibigay sa iyo ng nutrients, ng kalaguan sa buhay mo, physical man, spiritual man, emotional man, or even sa iyong pag-iisip. Kaya encourage ko kayo kapatid, kagaya ni Joshua, i-meditate natin ang salita ng Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nung topic po natin ngayon ay yung, sabi nga pagtawag. Mahalaga kasi naintindihan natin na yung context ng pinag-usapan natin kanina ay yung context ng Old Testament. Pero pag tinignan po natin, tayo po ngayon na nandito, dahil sa ating Panginoong Jesus, tayo din po ay tinawag ng Panginoon. At katulad ng paano tinawag ng Diyos si Joshua, ganun rin po, tinawag din po tayo ngayon. At yung pagkatawag ng Panginoon sa atin, yung pangako, na katulad ng sinabi niya doon sa verse 5 ng Joshua kanina, na hindi ka iiwan ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Makikita din natin yan sa Hebrews chapter 13 verse 5. Pag binasa po natin yun, mababasa mo yung mga katagang, "Never will I leave you nor forsake you." Bakit ba?
Bakit sinasabi ng Panginoon yung pangako na yon at bakit inuulit-ulit yon? Ibig sabihin ba applicable lang yung never will I leave you nor forsake you para kay Joshua? Kasi kay Joshua sinabi ito eh. Hindi po. Pag tinignan po natin ang Bible, lahat po ng mga tinawag ng Diyos, ibig sabihin tinawag, meron kasing pinagagawa ang Diyos. May purpose ang Diyos sa atin. Kaya nga tuwing nananalangin tayo, lagi nating sinasabing, let your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin yung kalooban ng Diyos ang matutupad sa buhay natin. Ano ba yung kalooban ng Panginoon na yon? Yun yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Ngayon, huwag kang matakot. Huwag kang, sabi nga mag-alinlangan na parang paano to? Baka kapag nag-share ako ng salita ng Panginoon, matanggal ako sa trabaho ko. Baka magkaroon ng aberya. Baka iba ang tingin ng tao sa akin. Masyado akong banal. Baka yung mga ganong mga baka, minsan yun yung sabi nga do not be afraid. Do not be dismayed. Huwag po. Bagkos, alalahanin natin yung sinabi ng Panginoon na I will not leave you, I will not forsake you. Sasamahan ka talaga ng Panginoon dahil tinawag ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon. And lastly, yung ibig sabihin po ng law ay isa lang. What you make happen to others, God will make happen for you. Yung ginagawa po nating pagtulong at paggawa ng mabuti sa ating kapwa, siya pong pangunahing utos ng Panginoon sa batas o sa law na inuutos sa atin. Sabi nga kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, siya namang gawin mo sa kapwa mo. Salamat po sa patuloy ninyong pakikinig. We hope na kami po ay nakapagdala ng mensahe sa inyo at magkaroon po tayo ng kapayapaan at ang bawat isa, ma-observe po natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. At dahil doon, magkaroon po tayong lahat ng kapakinabangan, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Nangyayahan po kayong manalangin, isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, tayo po lumapit sa Panginoon. Sabihin niyo po, Panginoong Diyos, ngayong araw na ito, lumalapit po kami sa iyo. Nagsisisi kami sa aming kasalanan. At sa mga maling nagawa. Inatanggap namin. Na kami makasalanan. At sa oras na ito. Lumalapit kami. Jesus bilang Panginoon at aming tagapagligtas. Linisin mo po kami sa lahat ng aming kamalian. Sa oras na ito. Inaangkin namin. Na kami po'y anak ng Diyos at may buhay na walang hanggan. Amen. Kung kayo po'y nanalangin sa simpleng panalangin yon, nais po namin lalo kayo mapagpala ng Diyos. Hanggang sa susunod po ng mga linggo, kami po ay nagtitiwala kasama ng aming mga staff at mga workers dito sa United Christian Fellowship at ating po mga kasamang pastor. At bumabati po sa inyong lahat na pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Waiting here.